Kapre. Ang kapre ay isang nilalang na kawangis ang isang matangkad, itim at matipunong lalaki. Lagi silang may tabako sa kamay o bibig at malakas ang kanilang amoy. Mayroon itong malaking mata, matatalas na ngipin, mahahabang kuko at mga binti na kasing laki ng katawan ng puno. Ang salitang kapre ay nagmumula sa salitang Arabo na kafir o taong hindi naniniwala. Unang dumating ang salitang ito kasama ng Kastila. Naninirahan ang mga kapre sa malaking puno katulad ng akasya at balete. Sumusuot sila ng bahag at isang sinturon ng pagiging salikmata. Sa ilang mga kwento, mayroon silang puting bato at kapag nakuha mo ito, bibigyan ka ng isa sa kahilingan mo. Naiiba ang kapre sa ibang nilalang sa mitolohiya ng Pilipinas dahil hindi ito laging masama. May kakayahang ito na magkaroon ng relasyon sa tao at sa ilang mga kaso maging kasintahan. Ngunit, huwag mong malimutan na ang kapre ay mapilyo at mapagbiro. Pinaniniwalaang may kakayahan ng kapre na ilipat ang kama ng isang tao habang natutulog ito papunta sa isang sanga ng puno. Mayroon din silang kakayahan na iligaw ang mga tao sa bundok o kagubatan. Ilang mga saksi na rin ang nagsabi na nakakita na sila ng pagyanig ng puno at pagbagsak ng mga dahon kahit walang malakas na hangin. Sinasabi ring mayroong nakakarinig ng pagtawa ng kapre sa mga lugar na malapit sa pinaniniwalaang tinitirahan nito. Hanggang sa muli mga bata, paalam! Bakunawa. Tulad ng mga kalapit na bansa sa Asya, may konsepto rin ng dambuhalang ahas o dragon ang mga sinaunang Filipino. Ito ang bakunawa o laho. Inilalarawan ito bilang isang higanteng sawa na nakatira sa dagat. May pakpak, pulahang dila at bungangang sinlaki ng lawa. Iniuugnay ang bakunawa sa eclipse sapagkat may kakayahan daw itong lumamo ng buwan. Ayon sa mga mito, ang laho ang may sala kung bakit nag-iisa na lang ngayon ang buwan sa langit. Ito raw talaga ang nilikhang buwan ni Bathala upang maging tanglaw sa mundo pagsapit ng gabi. Ngunit nilamon ng bakunawa ang anim dahil sa labis na pagkahumaling sa liwanag ng mga ito. Upang pigilan ang laho sa tuluyang paglulon sa natitirang buwan, itinataboy ito ng mga sinaunang Pilipino sa pamamagitan ng paglikha ng ingay. Ito ang dahilan kung bakit laho ang tawag ng mga sinaunang Tagalog sa eclipse. Ngunit hindi ito tumutukoy sa simpleng paglaho o pagkawala ng buwan. Bagkus, inilalarawan nito ang mismong pagkain ng laho o bakunawa sa buwan. Gaya ng matatagpuan sa mga tala ni Francisco de San Antonio sa Bokabularo Tagalog, 1620. Kinain ng laho ang buwan. Masakit ang paglamon ng laho sa buwan. Inaluwa ng laho ang buwan. At linamon pala ng laho ang buwan, kaya nangamariling. Ganito rin ang paglalarawan ng mga sinaunang Bisaya sa eclipse, gamit naman ang bakunawa. Matatagpuan halimbawa sa mga tala ni Alonso de Mentrida, hinggil sa bokabularyo ng mga Bisaya, ang binakunawahan ang bulan. Dahil takot ang mga sinaunang Filipino sa tuluyang paglalaho ng liwanag, nagsilbing tagapaghimatong ng kasamaan at ng kabutihan ang bakunawa.
kasamaan dahil panandalian nitong pinagdidilim o binabantaang magdilim ang paligid. At kabutihan sapagkat muling nagbabalik ang liwanag pagkatapos ng ilang sandaling pagkawala nito. Hanggang sa muli mga bata, paalam! Sirena. Ang sirena ay isang mitolohikong nilalang sa dagat na mula sa kalinangang Pilipino. Sa ilang mga rehiyon sa Pilipinas, partikular sa Bicol at Kabisayaan, kilala ang mga sirena bilang Magindara at naisa sa larawan bilang masamang sirena. Hindi tulad ng mga sirena ng mitolohiyang Griyego na sinasalarawan bilang mga nilalang babae o ibon. Kadalasang sinasalarawan ang mga sirena bilang mga nilalang na namumuhay sa ilalim ng dagat. Sa mitolohiyang Pilipino, ang sirena ay isang mitolohikong nilalang pantubig na may ulo at katawan ng babaeng tao at buntot ng isang isda. Isang engkanto ang sirena, ang Pilipinong katumbas ng mga mermaid sa Ingles. Inuuri ang mga engkanto bilang isa sa mga bantay tubig o tagapagbantay ng mga anyong tubig. Karagdagan sa sirena, ang ibang halimbawa ng bantay tubig ay ang siyokoy, kataw at ugkoy. Sireno ang lalaking version ng sirena. Pinapares minsan ang sirena sa siyokoy. Maaring tuksohin at akitin ng isang masamang sirena ang isang lalaking tao sa kanyang awiting may gayuma. Sinasabing may mga sirenang nanghahablot ng mga tao at hinihipnotismo at pagkatapos, nilulunod sila o kinukuha sa ilalim ng tubig. Isa pang pananaw na tinutukso ang tao na habulin ng sirena sa malalim na tubig. Hanggang ang taong ito ay nalunod o inatake sa puso nang makita ang engkanto. At pinatalsik sa tubig sa kanyang kamatayan. Hanggang sa muli mga bata, paalam! Bathala. Sa mga sinaunang Tagalog, si Bathala ang kinikilalang Diyos na lumikha sa sansinukob at kumakop sa mga tao. Siya ang pinakamataas sa mga Diyos at Diyosa na katulong niya sa pagpapanatili ng katiwasayan ng mundo. Sinasabing nakatira siya sa kalangitan bilang dakilang lumikha at tinuturing na pinakamakapangyarihan ng mga sinaunang Tagalog. Tinawag rin siyang may kapal. Ayon sa mga kwento, si Bathala ay nakapangasawa ng isang mortal na linalang. Ngunit namatay ito sa panganganak. Nagkaroon sila ng tatlong anak na magagandang babae. Sila sina Mayari, ang diyosa ng buwan. Hanan, diyosa ng umaga. At Tala, diyosa ng mga bituin. Maunawain at maawain si Bathala, ngunit hindi nag-aatubiling magparusa sa sino mang lumalabag sa kagandahang asal. Gayunmay, madali rin siyang magpatawad kung ang nagkasala'y taimtim na nagsisisi. Labis din siyang magpakita ng kanyang pagmamahal sa mga masunurin at mapagpakumbaba. Sinasabing ang ganitong paniniwala sa kanyang katangian ang pinagmulan ng ugaling Pilipino na malimit na pagsambit ng ekspresyong bahala na. Ang bukang bibig na ito ay maaaring pinaigling bathala na o ipinapaubayan na ang lahat kay bathala. May paniwala na may mga bathala na nangangasiwa sa mga bahagi ng kalikasan
at pumapatnubay sa bawat gawain ng tao. Halimbawa, si Ikapati ay bathala ng agrikultura. Si Balangaw ay bathala ng bahaghari. Hanggang sa muli mga bata, paalam! Tiyanak. Ang tiyanak ay lamang lupa na sinasabing kaluluwa ng sanggol na namatay nang hindi nabinyagan. Ang kanilang kaluluwa ay tumutungo sa purgatorio o tinatawag na limbo at mula doon ay bumabalik sila sa lupa bilang mga maligno na kumakain ng mga nilalang na may buhay. Ang tiyanak ay maaari ding anak ng isang pangkaraniwang tao at ng isang demonyo. Ang tiyanak, binabaybay ding tiyanak at tiyanak, ay isang nilalang na sa mitolohiya ng Pilipinas gumagaya sa anyo ng isang bata. Karaniwan nitong hinuhubog ang sarili bilang isang bagong silang na sanggol at umiiyak katulad nito upang mahikayat ang mga walang kamalay-malay na mga manlalakbay. Kapag dinampot ng isang biktima, nagbabalik ito sa tunay na kaanyuan at aatakihin ang biktima. Bukod sa paglaslas sa mga biktima, natutuwa rin ang tiyanak sa pagliligaw ng landas ng mga naglalakbay o pagdukot sa mga bata. Sinasabing ang pinagmulan ng tiyanak ay sa kultura ng mga Malay. Ang Pontianak o Mantianak na isang uri ng nilalang na mga babae lamang ang pumapatay ng tao upang kainin ang lamang loob nito. Marami silang pagkakahawig, subalit ang pinagkaiba lamang ang Pontianak ay ang nanay na namatay habang buntis. Samantalang ang tiyanak naman ay ang mismong sanggol na namatay o pinatay bago isinilang. Hanggang sa muli mga bata! Paalam!